pagbukas kinatok ko siya, Kakumars. Si ka-idol ito, sabi kong gano'n, si Labori team. So pinagbuksan, eh si Kakupars na sa likod ko. Akala ko matutuwa siya mga ka-idol, sabi niya. Sino nagsabi sa'yo na papasukin mo sila? Sabi yung gano'n, no? Lumayas ka, Hello mga ka-idol, ayan, bagong umaga, bagong pag-asa, ayan na naman si Labori team mga ka-idol. Kumakatok sa inyo mga pintuan, ayan, nangungulit sa inyo ngayong gabi, ayan, ngayong umaga, ngayong gabi, kahit anong oras nandito si Labori team kumakatok mga, Panginoon na naman. Kumakatok sa inyo mga ka-idol. Ayan, nangungulit na naman si Heart. Mamaya kita babalikan, Heart. Nandito muna tayo sa Labori. Masikasuhin muna natin ang ating mga bisita na nandito. Ayan, 10 tao, ayan, 15 tao, 20 tao ang ating inaasikaso mga ka-idol. Ayan, kamusta ho kayo? Ayan, dire-diretso lang si Labori team. Parang nagpapabingo mga ka-idol. Hinahabol natin ang panalo, ang huling numero. Ayan mga ka-idol, kamusta ho kayo? Welcome to Labori team. Welcome to your home. Ayan, nandito na naman si Labori team mga ka-idol. Magbibigay na naman ng aral. Ayan, gabay, aral at tuwa. Yan naman talaga ang importante mga ka-idol. Ang makaabot sa inyo ang ating mga natutunan, ano, mga aral na gustong ibahagi ni Labori team kasabay, ayan, makinig mabuti, kasabay sa mainit na kape. Ayan, na-miss nyo to, ano, na-miss nyo ang aking, hindi palasyo, ano, kubo-kubo lang to, Heart. Nandito na naman si Heart mga ka-idol. Ayan, medyo pumuti na si Labori team, bagong tabas mga ka-idol. Ayan, ang pag-uusapan natin mga ka-idol ay habang ginugupitan si Labori team, kunwari ay nagkukwentuhan tayo. Ayan, ang kwentuhan natin ngayong araw mga ka-idol ay tungkol, ayan, sa iba't ibang mukha ng mga taong lumayas, pinalayas at lumayas ka sa harapan ko. Ayan mga ka-idol, napaka-exciting ho ang ating pag-uusapan. Ano, nasubukan nyo na bang napalayas o pinalayas ni Kakumars? O pinalayas ka, Kakupars? Ayan mga ka-idol, makinig mabuti. Ayan, Heart, bago tayo mag-umpisa dito ka. At may isa pa ho tayong bisita na nagsuggest, Jerry Horror. Ayun, nandito si Jerry Horror. Kamusta ka, Jerry Horror? Kaya po siya, nagtataka po kayo, ano, kaya po sila nandito sa aking harapan, ay sila po ang biktima ng mga pagpapalayas ng kanilang mga asawa. Ayan, dinidigay si Labori team sa aking kape mga ka-idol. Gusto mo ibuhos ko sa'yo to, Jerry? Dito ka. Kamusta ka naman? Mabuti naman. Alam ko na napalayas ka na ni Aisa Joy dahil sa ginawa mo. Ano ba kasi yung ginawa mo? Umpisan natin sa kwento ni Heart. Umpisan natin sa kwento ni Jerry tapos sa'yo. Ay, hindi ka pinalayas. Bakit ka papalayasin, di ba? Sabi ni Heart, bakit ako papalayasin ang ganda-ganda ko? Baka ako ang napalayas sa aking asawa. O di ba? Ano bang ginawa ng asawa mo? Mamaya na, si Jerry Horror muna. Ayan, Jerry Horror, ba't ka umiiyak? Pinalayas ka? Ah, napalayas ka na ng asawa mo? Ano kasing ginawa mo? Hindi ka naghugas? Sa Diyos ko patawaran. Ito naman kasi si Aisa Joy. Para ang daming tao sa bahay nyo. Tatlo lang naman kayo, isang anak, ikaw, at saka asawa mo. O bakit ang dami mong hinuhugasan araw-araw na plato? Di ba? Unless, pag umalis ka, may dumating na kumpare mo at kumain, nakikain. Ah, ganun ba? May dumating. Kaya pala pagdating mo tambak-tabak, ilang kumpare mo ba ang ano, kakupars mo ba ang bumibisita kay Aisa Joy? Marami? Oh, okay. Mag-ingat. Ayan. Yan ho ang ating aral, ano na po,
nakapulot tayo ng aral sa kwento ni Jerry, ano. Kaya siya pinalayas dahil hindi nakapaghugas ng pinggan. Ay, Diyos ko na, ang lalim ng hugot ng kanyang asawa. Ikaw, Heart, bago tayo magpunta sa aking kwentong baon, hindi, anong kwentong mo? Nandito kasi si Heart, mga kaidol. Dito ka, tumingin ka sa akin. O, anong kwento mo, Heart? Ay, ikaw nagpalayas sa asawa mo. Talaga, kailan? Kanina lang! Dahil ay papasok, pinalayas na niya dahil papasok. Ito naman pala, ito naman si Heart, nakakagulat ang kwento mo. Ayan mga ka-idol, mga iba't ibang kwento ho ang ating pag-uusapan. Paglayas, ayan, pinalayas o lumayas ka, ano-ano mga dahilan, tara saksihan natin. Ayan, panoorin yung lahat, ayun wala. Ano po siya ngayon, magbabadyang panahon, meron tayong ano, mausok, ang tawag dito, mausok sa labas, ang tawag dito mga ka-idol. Ano siya, foggy, ayan, Diyos ko, ano-ano akin naiisip. Naiisip kita ka-idol, ayan, sa tuwing natutulog ako, naiisip kita kung kailan ka palalayasin ng asawa mo. Ano? Hindi palalayasin ni Upadad si Upamam. Sabi ni Heart, si Upamam pinalayas yata ni Upadad. Sabi niyo, hindi, grabe ka. Mahal ni Upadad si Upamam. Kaya nga hindi ko na itinuloy yung ano ko, yung proposal ko kay Upadad. Kung ano ang aking proposal, ay ang layasan si Upamam. Eh, joke lang. Namiss ko itong mag-asawang ito. Ano, hindi na masyadong nagpaparamdam. Naging busy si Upamam, na-promote po siya. Pinalayas siya dun sa ano, sa table niya. Nilagay siya sa bagong table. Ayan, di ba? CEO ang lola niyo. Ayan, congratulations. Si Upadad, ayan. Namiss ka na namin. Kailan ka magbabalik? Ayan. Yun na nga. And anong sabi mo? Lumayas si Upadad. Lumayas daw si Upadad sa live streaming. Paano ba naman hindi kayo nagpapakulay? Kaya siya umalis. Kung nagpapakulay kayo araw-araw, edi nandyan lang siya. Sayang kasi ang oras kung wala kayong palipad. Dapat nagpapakulay at nagpapalipad kayo. Oo, ako malapit nang umalis. Kasi hindi walang nagpapakulay kundi si Amore. Si Filiang Kulang. Sino bang nagpakulay? Si Chenis Vlog. Ay, marami din pala nagpapakulay sa akin. Hinihintay ko na lang yung pakulay ni ano Heart. Cheryl Diaz. Kasi mayaman tong ka-idol natin ito. Diba? kung saan-saan na naman tayo pumupunta mga ka-idol. Ito na nga. Kasi yung iba hindi nakaka-relate. Ito na nga mga ka-idol. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa iba't ibang mukha ng pagpapalayas, pinalayas, at layas. Yung kukumari ko, tumawag siya. Ay, kumpare ko pala si Kakupars. Ang tumawag, sabi niya, Kakupars, pwede pumunta ka sa apartment. Sabi niya ganun. Bakit? Tulungan mo ako, sabi niya ganun. Pagpunta namin ng anak ko, pagbukas ng pinto, halika, gisingin mo si Kakumars, sabi niya ganun. E pagdating po namin dun mga ka-idol, lahat ng damit ni Kakumars ay nasa hallway ng apartment. So ibig sabihin mga ka-idol, may pinanggagalingan ang mga damit. Ibig ko sabihin, nag-away. Kaya nagpapatulong si Kakupars na convincehin si Kakumars na papasukin siya sa kwarto nila kasi mga ka-idol. Pagbukas, kinatok ko siya, Kakumars, si ka-idol ito, sabi kong ganun, si Labori team. So pinagbuksan, si Kakupars na sa likod ko. Akala ko matutuwa siya mga ka-idol, sabi niya. Sino nagsabi sa'yo na papasukin mo sila? Sabi yung gano'n, no? Lumayas ka, lumayas. Pinalayas ho ang kanyang asawa sa harapan ni Labori Team. Diyos ko, Kakumars. Hindi kinaya ni Labori Team ang eksena na gawa mo. Diba, nag-away ho kasi sila. Sabihin ko ba kung bakit? May dalaw si Kakumars. Ganun daw kasi kapag every month yun nangyayari mga ka-idol ha. Kapag may dalaw si Kakumars, ganun eksena. Pinapalayas si Kakupars buwan-buwan. Ah, diba? Bakit hindi ka mag-apartment na lang, Kakupars? Oo. Tapos ano na lang, magkita na lang kayo sa labas, tapos say hi. Diba? Tuluyan mo nang iwanan si Kakumars. Kasi ano yun eh, gawain niya pala every month.
pinapalaya si Mr. pag may dalaw. Parang hindi naman yata maganda kung nanonood ka ko, Kumars. Alam ko nanonood ka. Wag na. Itigil mo na ang bisyo mo. Bisyo yun, ano, Heart. Sabi ni, di ba Heart? Sabi ni Heart, mga ka-idol, nandito. Siya kasi yung ano, payo guru natin. Oo. Hindi na maganda, hindi na healthy yung ganyang relasyon. Sabi niya ganon. Kapag pinapalayas ka ni Mr. Every month dahil sa dalaw mo, bisyo na yun. Tigilan mo na ang bisyo ka, Kumars. O, nakikinig ka. Kung gusto mo ng tulong para masaliksik kung ano ang iyong nararamdaman, tawagan mo lang si Labore Team. I-refer kita sa mga physicians na aking kakilala. Ayan, mga ka-idol. Ito pa, mga ka-idol, yung nagupit sa akin. Bagay ba? Para akong sundalo. Sabi niya, Labore Team, sabi niya ganun. Baguhin natin ang iyong gupit. Sabi niya, anong baguhin? Sabi niya, magtiwala ka. So, nagtiwala ako kay Kuya kahapon. My first time na pag-gupumit sa akin. Bago lang kasi siya dito sa Canada, mga ka-idol. Siguro mga 5 buwan. Tapos, third day sa trabaho, ah. Sige, nagtiwala. Kapit lang, mga ka-idol. Hindi kasi ako, ano, mga ka-idol. Sa pagpapagupit, mapili ako. Hindi na maselan. Mapili sa taong gugupit. Kasi minsan, ano sila, feeling ang gagaling. Pero pag nakita mo, parang gagaling. Pero kapag gilupitan ka na, dinudurog na ang iyong buhok. Ayan. Okay naman siya, di ba? Mukha akong sundalo. Parang isang bala lang. Matatamaan na si Labore Team. Ayan. Maganda naman siya. So, kaya tayo nagkukwentuhan ng ngayon, mga ka-idol. Tinitingnan ko ang aking buhok. Bagay ba, mga ka-idol? Pwede nang, ano, ligawan si Boss PTV. Nasa kalakon ni Boss PTV. Liligawan si Boss PTV. Hindi, liligawan siya na pumunta sa Canada. Eh, kayo talaga. Gusto kasi mag-Canada si Boss PTV. Nagpapatulong siya. Para tuluyan na daw niya makalimutan ang kanyang nakaraan. Pinalayas kasi siya, mga ka-idol, ng asawa niya noon. Alam niyo naman, hindi lingit sa inyong kalaman na iniwan si ano. Nang iwan ba o iniwan si Boss BTV dahil doon naranasan din yung pan. Kaso lasing kasi nang lasing itong si Boss BTV. Hindi mo masisisi si Mrs. si ex Mrs. mo na palayasin ka dahil lasing ka nang lasing o di ba? Sabi ni Heart, baka ano, hindi naman totoo yan. Sabi, hindi daw totoo. Yun nga, mga ka-idol, balibalita lang pala yun na si Boss BTV ay pinalayas. Hindi siya pinalayas. Yung asawa niya ang pinalayas. Ganun ba yun? Hindi pwede. Kasi alam, pagkakakilala ko, gentleman si Boss BTV. Oo. Matinong lalaki si Boss BTV. Boss BTV, mga ka. Ba't ka tumatawa, Jerry? Hindi, ano, hindi agree si Jerry Horror. Anyway, kung napalayas man si Boss BTV, sana tumino ka na. Kung ano man ang mga aral na naranasan, ang mga aral na binigay sa'yo ng sitwasyong ito, ano, sa pag-iwan o iniwan o pinagpalit ka, baunin mo, ka-idol. Ayan. Nandito kami. Alam namin na kaya mo. Nakaya mo ngayon all of the above na sintomas. Ito pa kaya? Sisiw na sa'yo yan. At tumatawa si Heart. Ba't ka tumatawa, Heart? Hindi nakakatawa yun, ha? Yung pinagdaanan ni Boss BTV. Oo. Nagmahal, pinaasa, iniwan, ipinagpalit. O, diba nga? Ayan, may nag-text. Sabi niya, ano, Boss BTV, baka ako na naman ang pulutan nyo sa iyong palabas. Hindi kaya namin pulutan. Oo. Di ba nga sinadjust mo para magkaroon kami ng ano, magkaroon kami ng mga aral sa ano, sa lahat ng umiibig, mga ka-idol. Hindi lang puro ano, pagbibigay ang ating gawin, ano. Kailangan din nating magtira sa sarili natin. Yan lagi sinasabi ni Labore Team. Ay, magbalik tayo sa ating usapan kung saan-saan tayo pumupunta. Oo, layas 'yun. Yung nagupit sa akin. Pinalayas din siya ng asawa niya. Ikinuwento niya kahapon. Pero sa Pinas yun, hindi dito. Sabi niya, natagalan nga ako kunin ng asawa ko kasi nga may hidwaan kami nung umalis siya. Kasi bago siya mag-flight, pinalayas ako. Kaya hindi ko siya nahatid sa airport. Sabi niya ganun. After 7 years, ngayon pa lang siya nakuha. Diba ang saklap? Bago mag-flight yung asawa, nag-flight pala yung asawa, doon siya pinalayas. O diba ang tindi din naman ni Mrs. Diyos ko, nagselos. Ayan. Kaya nung nag-flight, hindi siya nahatid ng asawa kasi pinalaya siya. Kaya si kabayan na nagupit sa akin, at least, di ba, may natutunan ka sa iyong kwento. Kasi naman, kung alam mong flight ng misis, huwag ka na nagiinom. Oo, sa mga ka-idol natin dyan na lasenggero, lasenggera, itigil ng bisyo. Pinakialaman natin ang mga tao, ano, Heart. Hayaan mo sila maglasing kung yun ang trip nila. Kasi sa panahon natin ngayon, mga ka-idol, napapahina ang aking boses.
drink moderately. Ayan, wala namang masama. Pero itong kabayan natin ito, sa ikaku, ka-idol natin, nakalimutan ang flight ng asawa. Oo, nakalimutan. Isang oras na lang yata flight. So, hindi na siya pinasama sa airport. Pinalayas na lang siya. Lumayas ka. Ako na lang ang bumiyahe. Bumiyahe daw yung asawa mag-isa. Kaya, parang 7 years yata bago siya nakuha. Dahil sa galit ng asawa. Ikaw ba naman, di ba? Kahit ako siguro, flight ko ngayon, tapos nakalimutan na. Or, flight ni, halimbawa, ikaw na lang, heart. Puro si Boss BTV. Si Jerry, ayaw mo na. Matulog ka lang dyan, Jerry. Wala namang yung kwento mo. Paghuhugas. Wala kami napupulutang aral. Anyway, ito na nga, heart. Kung halimbawa, ikaw, heart, di ba? Flight mo. Tapos naglasing asawa mo, nagagawin mo. O, palalayasin mo din. Hindi mo palalayasin. Give him a chance. Okay, ang bait naman talaga ni Heart. Yun naman talaga importante. Bigyan natin ng chance ang isang tao. Uunawain. Pero kasi sa sitwasyon niya, ng kabayan na yun, nalasing daw ng lasing. Kaya yung asawa, na-stress. Pinalayas na lang siya, kahit flight. Diba? Ang hirap nun na 7 years bago siya nakuha. Kinimkimin yung paglalasing ng 7 taon bago po siya makunin, napatawad. At least ngayon maganda na. Nagsasama na sila. Nagsasalo na sila ng kanilang pagmamahalan. Yun naman talaga importante sa dulo. Kung mayroon man kayong hibdwaan ngayon, sa dulo kayo ang magkasama. At least, diba? Kayakap mo siya, ikaw ang iniisip. O, diba? Kasama mo sa kama, katabi mo sa kama, ikaw pa rin ang iniisip, hindi ibang tao. Di ba nga? Meron kayong kakilala na ganyan. Ayan na nga, trivia. Yun na nga mga ka-idol, napapahaba ang ating usapan. Wala nang nanunood. Sabi niya, gawin mo kayang 20 minutes, hindi 30 minutos, sabi ng ka-idol. Sabi niya, kasi yung 10 minutes busy na daw siya, so 20 minutes lang daw pinapanood. Okay lang yan mga ka-idol, kahit isang minuto masaya na si Labore Team. Ang mahalaga ay nakakapulot kayo ng mga aral na binabahagi ni Labore Team. Magkapi ka nga, heart. Magkapi ka. Oo, yun na nga mga ka-idol, ang paglayas kasi, o pinalayas, ako din pala na, wait lang, nagmamadali ka na naman. Yun nga, may baon ako, nangamuhan din kasi kami ng kapatid ko noon, oo, pinalayas ako, oo. Kasi nga sumasagot ako sa amo namin, paano ba naman mga ka-idol, bumabagyo ako, tagalinis ng kotse, oo, tagal makinig kayo mabuti, tagalinis si Laborito ng kotse, 13 years old, 14 years old, mga panahon na yon. Kasi maputik yung sasakyan, bumabagyo, ay paggamit yung hose. Yung hose, yung ganun. Siyempre pag hose, mas mabilis matanggal ang putik. Ang gusto ng lolo nyo, yung amo namin, timba, balde-balde lang kasi daw magtipid sa tubig. Siya, paano mo malilinis ang kotse na puro putik kasi bumabagyo, di ba? Paano mo matatanggal ang mga putik sa sasakyan kung ayaw mo paggamit yung hose? So, sumagot ako ngayon, sabi niya, sa susunod, sabi niya sa akin, gumanon siya, sa susunod, gumamit ka ng balde, wag ho. Sabi ko, paano ko malilinis? Sumagot ako dahil may katwiran ako mga ka-idol, kahit na nasa murang edad, 14 years old. Sabi ko, paano ko, ayan makinig mabuti, tumaas ang boses ko, paano ko malilinis ang gulong, yung ganun ng gulong, rim ba yun? Kung ayaw mo ipagamit ang hose, putik tabo lang, sabi kong ganon. Sumasagot ka, binusa akin ang tubig, layas. Lumayas ako mga ka-idol. Sa amo, o diba? Pero yung amo na yun ay nagpaaral sa akin. Ayan, nagpapasalamat ako. Yung mga panahon na yun ay hindi natin naiintindihan ang mga bagay-bagay. Ayan, tayo ay nagdedesisyon ng... Hindi naman mali ang magdesisyong umalis, lumayas, lumayo. Basta ang alam mo sa puso mo ay kaya mong tumayo sa iyong sa sarili mong mga paa. Mulan mga ka-idol ay naging mga matatag si Labore Team. Hinarap ang buhay mag-isa, nag-working student mag-isa. Ayan, hanggang ngayon mga ka-idol ay baon-baon ko ang mga kwentong yun. Ayan. Pero yung amo namin mga ka-idol na yun ang tumulong kay Labore Team at sa aking kapatid kung paano bumangon. Nawalan kasi kami ng magulang mga ka-idol, sila ang sumalo sa amin. Ayan. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanilang sa loob ng kanilang tahanan. Ayan. Sila, maraming salamat. Ayan. Dahil sa inyo, syempre, nakarating si Labore Team kung saan man nakarating. Yun ho ang aral. Huwag ho tayo magkimkim ng sama ng loob sa mga taong nakakasalamuha, nakakasama. Ayan. May mga bagay-bagay na
pwede nating harapin, may mga bagay-bagay na pwede nating kalimutan, pero baunin natin at huwag nating kalimutan ang mga aral. Ayan yan ho ang naging susi ni Labori Team, kung paano naging si Labori Team. Ayan yan, di ba Heart, ang ganda ng kwento ko, dahil sa gulong hindi ko nalinis kasi putik. Ito na, lumayas kasi ako. Nakitira ako sa ano, sa guardhouse. Diba? Ate, ganun talaga si Labori Team noon. Saan ako titira? Diba ang drama? Pero ngayon, mga bagay na yung mga ka-idol, ang paglayas ay minsan hindi nakakabuti. Minsan naman ay nakakabuti. Depende na rin sa sitwasyon. Ang sitwasyon ko kasi, dahil sa pangarang feeling ko ay inapi yung ganun, pero hindi inapi. Siguro tinuturuan lang ako ng leksyon. Tinuturuan lang ako ng kung paano maglinis ng kotse, magtipid. Ayan. Dahil, di ba, malaki ang gastos sa tubig. Ay paggamit ang hose. Siyempre, di ba, silang nagbabayad, hindi naman ako. Pero para sa akin, kung gusto mo malinis ang kotse ng bonggang bongga, ipagamit mo ang hose. Paano ko tatanggalin ang putik? Ayan, nandito. Na joke lang ho. Yun ho, ang halimbawa lang po ng ating pinag-usapan ay natuto si Labori Team. Ayan, hinarap ang bagong bukas, ang bagong umaga, may pag-asa. Ayan ho ang lagi kong sinasabi, di ba? May hugot lagi si Labori Team. Ayan mga ka-idol, sa mga kabataan na lumalayas, bumalik ho kayo sa inyong mga magulang. Ayan, huwag niyong sayangin ang pagkakataon makasama sila, dahil iisa lang ang pagkakataon na binibigay sa inyo ng Diyos. Ano ibig ko sabihin, ang buhay natin ay hindi natin masasabi kung kaya hanggang kailan, di ba? Kaya hanggat nandyan ang inyong mga magulang, mahalin, yakapin at intindihin. Ayan, yun naman talaga ang importante, ano, sa mga asawa na nilayasan ang asawa, magbalik ho kayo. Kung ano man ang inyong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan, yan ho ang mahalaga. Ano pa ba ang ating sasabihin kundi yun lang. Yun lang mga ka-idol. Di ba? Ang daming hugos si Labori Team. Kaya sa mga nagtatanong, no? Kaya ako nakakapagsulat ho ng kwento. Dahil ang daming pinagdaanan si Labori Team. Ang daming hugot. Kaya dahil hindi na ako nagsusulat, hindi ako masyadong nagsusulat ngayon, dito sa Labori Team mga ka-idol, dito ko na naibubuhos ang aking mga ideas, ang aking mga naiisip ng mga kwento. Ayan, sa lahat ng mga sumusubaybay kumakapit sa Labori Team, maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa, ano pang ginagawa mo, pindutin mo yung pulang button sa harapan mo, iha, oo, para continuous ang pag-uusap natin. Huwag ka nang umarte, oo, isang pindut lang naman yan. Sabi ko nga, ang dami kong sinabihan noon, dinidead mo lang ako. Ngayon, nagsusweldo na si Labori Team. Kakupars, sabi yung ganun. Bubble tea naman tayo, sabi yung ganun. Diba, nung sinasabi ko, mag-subscribe ka, tinatalikuran mo lang ako. Diba, nilalayasan ako mga ka-idol. Then, sabi ko, pa-subscribe. Sabi ko, 50-50 pa lang ako noon. 20, 30. Nilalayasan ako mga ka-idol. Oo. Eh, ngayon, nagsusweldo na si Labori Team. Nagpapalibre po siya ng ano. Sabi niya, palibre ng bubble tea. Sabi nga, no, eh, delivery mo mukha mo. Nilayasan ko rin siya. O, di ba? Ganun lang yung mga ka-idol. Ang buhay ng tao ay umiikot. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Baka ako na ang susunod na mananalo ng 70 million sa lottery. Kaya mag-ingat sa iyong sinasabi. Ayan. Joke lang mga idol. Yan na nga ang kulit ko ngayon mga ka-idol. Bagong gupit, ano, bagong tabas. Ganito pala pag bagong tabas, ano, fresh. Parang ang sarap ka, ang sarap kainin. Ano ang sarap kainin? Dito si Heart napaka ano, sabi niya fresh, ang sarap kainin. Pwede rin naman panggigilan. Ayan. Yan na nga mga ka-idol, napapahaba na ang ating usapan. Gaya ng akin sinasabi, bago umalis ng bahay, hagkan at halikan ang iyong mga mahal sa buhay at sabihang I love you. Kung baka sa inyo pag-alis, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo. Yan na nga bago natin. Ano, pag-alis, hindi niyo alam ang mangyayari sa inyo. Ayan na nga mga ka-idol, napapahaba natin. Makita-kita tayo bukas ng umaga. Ayan. Pagod ako doon. Inumin naman natin kape. Diyos ko, papasok na si Labori Team. Tapos magpi-premiere pa. 10 minutes premiere ko. Ganun talaga, ano, kapag feeling celebrity. And then, di feeling mayaman, Heart. Tapos na, turn off ko na. Yan. Yun na nga, Heart. Diba? Masarap sa pakiramdam ang ano, nakakapagbigay tayo ng mga aral, mga kwento, mga kakatawanan, pero nakakabulutan sila ng ano, ng aral, di ba Heart? Oh, ikaw may i-share ka.
Ano pag-usapan natin bukas? Yung kwento ng buhay mo. At tignan na si Jero, nakatulog na. Wala namang ano, wenta yung kwento. Akala ko naman, bisita natin siya, makakapagbigay siya ng ano, pangalan ng heart. Kwento, ipaghuhugas lang naman yung isi-share niya. Diyos ko. Ano mga itapon mo nga siya, palayasin mo na, gisingin mo, natutulog pa sa harapan ni Laboratin. Tadyakan mo nga heart. Jerry, nakatulog na. Bit-bitin mo siya, palayasin mo dun sa pintuan. Oo, ako na bahala.